Good day, Kawander. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Like, comment, and share. Thank you. Wala daw nagawa, wala daw nangyayari. Marami ang umangal at mga nagsasabi. Wala daw pagbabago, wala daw nagbabago. Sino ang niloko nyo? Baka kayo naloko. Tignan nyo naman ating kapaligiran. Sino ba ang nagbalita ng walang kabuluhan? Maluwag na ang daanan, hindi na ganun ka-traffic. At sa LRT at MRT, di na magpapanik. Di ka na aangal sa iyong mga daanan. Di na madumi, di na mabaho ang lansangan. Tapos sasabihin nyo na walang nagawa pagbabago dito sa Pinas. Nas hindi yan himala, kinilusan at inaksyonan ng ating pangulo. Binigyan leksyon ng mga matitigas na ulo. Kaya kung sinong susunod sa kanyang yapa, gawing maayos ang lahat upang tuluyang umulan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan, upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Iba na talaga ang pagbabago, pero marami pa rin di naniniwalang tao. Hindi daw kumikilos, walang nagagawa. Sila yung mga tao nangawalang nangawa. Tignan nyo naman kasi ang pagbabago ng Maynila. Ibang iba na yung dating tambakan ng basura. Dinadagsana ng tao at pinupuntahan ang Manila Bay, grabe na ang kapaligiran. Malinaw na ang tubig na dating maitim. Maliwanag na ang dating daanang madilim. Nagtaasan, nagkusali at naggagandahan sa pagbabago ng Pinas na di mo inasahan. Buti may mga vlogger na sa ating nagbabalita kung anong pagbabago't nagawa pinapakita. Hindi sila bias, sila'y maaasahan. Pinapakita ang ganda ng bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan, upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan, upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan, upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Wala daw nagawa, wala daw nangyayari. Marami ang umangal at mga nagsasabi. Wala daw pagbabago, wala daw nagbabago. Sino ang niloko nyo? Baka kayo naloko. Tignan nyo naman ating kapaligiran. Sino ba ang nagbalita ng walang kabuluhan? Maluwag na ang daanan, hindi na ganun ka-traffic. At sa LRT at MRT, di na magpapanik. Di ka na aangal sa iyong mga daanan. Di na madumi, di na mabaho ang lansangan. Tapos sasabihin nyo na walang nagawa pagbabago dito sa Pinas. Nas hindi yan himala, kinilusan at inaksyonan ng ating pangulo. Binigyan leksyon ng mga matitigas na ulo. Kaya kung sinong susunod sa kanyang yapa, gawing maayos ang lahat upang tuluyang umulan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanaw.
tanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Iba na talaga ang pagbabago, pero marami pa rin di naniniwalang tao. Hindi daw kumikilos, walang nagagawa. Sila yung mga tao nangawalang nangawa. Tignan nyo naman kasi ang pagbabago ng Maynila. Ibang iba na yung dating tambakan ng basura. Dinadagsana ng tao at pinupuntahan ang Manila Bay, grabe na ang kapaligiran. Malinaw na ang tubig na dating maitim. Maliwanag na ang dating daan ng madilim. Nagtaasan, nagkusali at naggagandahan sa pagbabago ng Pinas na di mo inasahan. Buti may mga vlogger na sa atin nagbabalita kung anong pagbabago't nagawa, pinapakita. Hindi sila bayan. Dear Duterte, ikaw na po aming pangulo. Ikaw huling pag-asa na limutin ang pagsuko. Pinas ay napasubo, ngunit ikaw ang sugo upang pigilan aming mga luha sa pagtulo. Sino ba naman kasi ang di maiiyak? Ipapakain sa pamilya namin ay hindi tiyak. Kung meron ba o wala, kulang ba o sapat, pondo para sa amin napunta kasi sa di tapat. Pinaghirapan ng mahirap napunta sa kanila, pero sa'yo kami tiwala. Di ka ganun, di ba? Ang tiwala at ang puso ng Pinoy na sa'yo po. Kaya nga ikaw ang binoto namin para maupo na kami ay itayo mula sa pagkakadapa. Abot mo sa amin pag-unlad na di pa namin nakapa. Aming pagpili sa iyo, sana kami may mapala sa mga dating umupo kasi kami ay nadala. At alam ko po, Pangulo, na nakikita mo pamilya nasisira dahil lang sa bawal na bato. Hindi nakakaiba to, mapipigilan mo ba to? Sasaluhin mo ba problema na sa'yo ibabato? Dahil alam mo naman, Pinas, madaming suliranin. Paghirap na nga kami, lahat pa ay kukunin sa amin. Swerte na kami kapag may isa saing na bigas. Ang mahirap, pinahihirapan ganyan sa Pinas. Dahil bawal ang trabaho, tingin ko di ganon. May trabaho ngunit di sapat dahil sa korupsyon. Mga bilihin mamahalin habang maliit ang sahod. Di makatarungan kapalit ng aming mga pagod. Dahil dyan nag-a-abroad, ibang Pinoy nagsapilitan. Maghihirap o pangungulilan ng pagbibilian. Pagbalik mga anak, di nakilala ang magulang. Di sana ito nangyari kung gobyerno di magulang. Sana wag magkulang iyong pamamalakad. Sana sa iyong kamay na bakal ay maging mapalad. Bawat buhay namin ng mga Pinoy at Pinay. Dahil pagbabago ay tagal na namin hinintay. Sa paghihirap po kasi sawang-sawa na po kami. Mga makapangyarihan sa Pinas kami inaapi. Sila ay mga tao ngunit asal ay pang-animal. Mga buhay at forma ay disente ngunit kriminal. Kapag mayaman ang naglakaw, ang tawag negosyante. Pag mahirap ang nagnakaw, ang tawag ay pugante. Pag mayaman nagkasala, napapawalang sala. Pag mahirap nagkasala, kulungan na ang sala. Kaya sana po, Pangulo, gawin mong pantay-pantay ang pagtingin sa mga tao ng batas nating sablay. Pero ngayon sa pamumuno mo, nagtitiwala pa ako. Dahil kilala ka namin patas lang at mga tao. Umaasa mga tao, di na muli pang maluloko. Gaya dun sa administrasyong Aquino at Arroyo. Sana lahat magbago sa iyong paglilingkod. Kahit mahigpit at istrikto ka, kami ay susunod. Dahil alam naman namin na para sa amin din ito. Sa amin magsisimula ang pagbabago din ang sa iyo. Dapat kami kuminos din habang ikaw nagagabay. Aming pa ay ihahakbang habang hawak iyong kamay. At kami ay iyong hatid sa aming mga kailangan. At muli mong ibalikin ang ng perlas ang silangan. Marinig mo man ito o hindi, ayos lang. Mahalaga iyong mitliin, iyong matapos ang lahat ng dapat mong tapusin sa iyong pamamahala. Sa aming bayang di magiliw, ikaw na po bahala. Hanggang dito na lang, ikaw na po magbago sa mga luha sa pamulo. Sino ba naman kasi ang di maiiyak? Ipapakain sa pamilya namin ay hindi tiyak. Kung meron ba o wala, kulang ba o sapat, pondo para sa amin napunta kasi sa